gayahin natin yung ginagawa ng mga mayayaman, yung topic natin dati na ano ba ang ginagawa ng mga self-made millionaires. Isa sa mga ginagawa nila is they have multiple sources of income. Kaya ito nga, isa sa mga sources of income natin is consultancy. This is Peter, by the way, one of the directors of the school. Good morning, everyone. Doc Freddy po, para sa Arfred TV. Sa ngayon, papunta tayo sa isang farm. Isa ito sa mga sources of income natin, consultancy. So medyo matagal-tagal na rin na hindi natin nabisita. So papunta tayo ngayon doon sa Jujia Organic Pig Farm. So gaya na nabanggit ko dati, dapat mayroon tayong multiple sources of income. So isa ito sa mga sources of income natin, maliban sa ating salary. So medyo malayo-layo ito, mga 30 kilometers. Okay. Nandito ako sa Tika Superhighway. Medyo may kunting traffic. Alright, may kunting traffic dito ngayon. In fact, kung titingnan mo sa kabilang lane, yung sa eastbound, nasa southbound kasi tayo. Sa eastbound, grabe yung traffic. Pero dito, medyo okay naman. Ayan, medyo clear na siya. Alright. Samahan niyo ako. Pwede tayo mag 100 kilometers per hour. 80 to 90 lang takbo natin. Bagay maaga pa naman. Ang usapan namin is 10 o'clock. 9:30 pa lang. Actually, itong pig farm na to, pag-aari ito na isang estudyante ko dati, ginawa niyang project sa kanyang masteral. Sa kaalaman lang ng marami, nagtuturo ako sa Master of Science in Educational Management. So yung estudyante ko ay may-ari ng school na ito. So part ng kanyang school project is also to diversify their revenue sources. At the same time kasi, mayroon silang kwan, mayroon silang yung school nila is a boarding school. Means to say, doon nakatira yung mga estudyante nila, lalo na yung mga high school, doon nakatira sa school. Naka 100 kilometers per hour na. Gawa ito ng mga Chinese. Nung natapos, nung nagawa itong highway na ito, biglang dumami ang nakatira dito. Tumaas din ang value ng real estate.
isa ito sa mga ginagawa ko bilang professor ng isang business school. We do consultancy. So financially, nakakatulong ito sa amin bilang professors as an added income. Pero nakakatulong din ito sa business school, directly at saka indirectly. Kasi nagbe-benefit din ang school sa consultancy namin. Normally, 60-40 ang hatian. So 60% napupunta sa akin bilang consultant, and then 40% napupunta sa school. At the same time, indirectly, nagbe-benefit din ang school kasi bilang university professor, lalo na sa business school, we are in contact with the business community. Yung mga manager, may-ari ng mga businesses, may-ari ng mga school. So, in that way, nakakapag-gain kami ng experience at more knowledge para pag pumunta, pumasok kami sa classroom, you know, we become better professors, more relevant professors. Kasi yung mga tinuturo namin sa loob ng classroom, hindi puro theory, okay? Mga relevant concepts, relevant theories, techniques, strategies. In fact, sa school namin, ang strategy talaga is what we teach today, tomorrow, pwede nang i-implement ng mga estudyante kaagad. Ganun ka-relevant dapat. So, the best way to do that is really for us to do consultancy, to do research. Kaya pinapayagan kami ng aming school na mag-conduct ng research at saka consultancy dahil dyan. Sa Kenyatta University. Isa ito sa pinakamalaking public universities dito sa Kenya. And in fairness, maganda yung quality nila. Again, it is because of good leadership. Pag maganda yung pamamalakad ng mga leaders, walang corruption. Gaganda ang quality ng education. Driving 100 kilometers per hour right now. 110 maximum speed. Driving a Subaru car nga pala. Subaru Forester. 2000cc. Medyo may edad na rin, pero maganda pa ang makina. Very powerful pa yung makina. Pagdating sa acceleration, walang problema. So hopefully, ang next car natin is Toyota Fortuner o kaya Toyota Hilux. Pero baka sa Pilipinas na natin mabili yan. Meantime, okay na ako dito sa Subaru Forester. Strong and powerful. Very reliable.
nakatravel ako ng 1,000 kilometers, walang problema. Ang una kong kotse nga pala is Subaru Impreza. 1.8 liters, 1,800cc ang makina. Subaru Impreza. Ang bilis. So, binenta ko na yon. So, ito, ang gamit natin, Subaru Forester. So, gaya ng nasabi ko, dapat gayahin natin yung ginagawa ng mga mayayaman. Yung topic natin dati na ano ba ang ginagawa ng mga self-made millionaires. Isa sa mga ginagawa nila is they have multiple sources of income. So, gayahin lang natin kung ano yung ginagawa nila kung gusto natin yumaman. Kaya ito nga, isa sa mga sources of income natin is consultancy. So, hindi lang tayo nakarely sa salary. Kasi pag nawala tayo ng trabaho, patay ka agad. Maapektuhan ka agad ang ating buhay finansyal. Kung marami tayong sources of income, mayroon tayong sense of security, peace of mind, kasi maraming pinanggagalingan ang ating income. So, exit 14 tayo. Punta tayo exit 14. Hey, malapit na tayo. Nalagpasan na natin yung exit 13. Paglagpas natin sa Weybridge, exit na tayo. Kanina nga pala, nag-prepare tayo ng 10 cuttings ng Dragon Fruit. May nag-order ulit. So, 100 ang benta natin bawat isa. So may 1,000 na naman tayo sa araw na ito. Again, that's another source of income. Kakaliwa na tayo kasi dito na tayo sa left lane kasi malapit na tayo sa exit 14. Naka 17. Naka 34 kilometers na tayo. So this is exit 14. Bumalik tayo kagad mamaya kasi mayroon tayong isa submit na CAT at saka exam. Yung CAT, continuous assessment test. So, yung MBA natin magkakaroon ng CAT sa Friday. So Tuesday ngayon. So dapat may submit natin ngayon para ma-print ng exams office. Stop ko muna. Thank you. I have an appointment with Peter. Peter Amudai? Yes. You told you to meet him at the office? Yes, yes, yes. He's at the other side. At the farm? Yeah. Okay, let me just go there.
lawak ng school na to. I think mayroon silang 50 acres na land. Kung ma-maximize lang nila yung space, yung laki ng potential ng school. Sa kagandahan nito, mayroon silang source of water. We are here. Hello. How are you? I'm fine. Good. This is Peter, by the way, one of the directors of the school. A maze that is surrounding the dragon food, so they have their own space because they really require a lot of sun. Thank you.
Alright, we are done. So, we are on way back to school. Another playground. So it says the preparatory and kindergarten that side. Thank you, Asante sana, Kuya Harry. So that's it. So thank you for watching. I'll see you again, Dr. Freddy of R. Fred TV. Hanggang sa muli po. Paalam.